na po ang inahangaan ng lahat ng pambato ng bayan, mga kapamilya. November 18 sa Thomas and Mac. Morales! Kalaban ang pambato ng Pilipinas, Manny Pacquiao! Manny, kamusta? Welcome back sa Huawei, Manny. Welcome back. Thank you very much sa pag-invite ulit sa akin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Manny, malapit na ang laban mo, no? Nagtitrain ka na ngayon. Nagtitraining ka. Kailan punta mo ng LA? Dito ka magtitraining, di ba? Bali, bumalik lang ako para dito sa Huawei. Siyempre, we love kita eh. Galing mo. Uy, ano sa tingin mo? Mananalo ba tayo ngayon? Sa tingin mo? Siyempre, lamado. Wala nga ang kadala-dala eh. Okay. Ano, kailangan ba talagang bumusta ako dyan? Bumusta ko lahat ng kabuhayan ko para dyan. Lahat na. Ipusta nyo na. Pati nanay, tatay ninyo. Okay. Manny, kamusta? Ano, meron ka bang ginagawang album? Gawa ni Lito Camo? Mayroon. Sana supportahan nyo pa rin yung laban natin to. At saka, mayroon nga pala akong... mayroon nga pala akong show sa sitcom bar. Sitcom bar. Pwede ba yan? Okay sa ba yan? Las Piñas. Kalaban okay lang yan. Ba? Pamilya din yan. Pamilya din yan. Okay so, lang. September 28th, Thursday po yan. 300 pesos lang ang ticket, pero kung ngayon kayo bibili, may promo, 600, buy one, take one. So, dalawa. 600. 300 po yung ticket, may ano siya. Kung ngayon kayo bibili, may promo, buy one, take one, 600. Kung gusto nyo mas... Nakatipid kayo, nakatipid. Kung gusto nyo mas makamura, may 50 sa labas lang. Makibalita kayo kung ano na ganito. Kaling. Manny Pacquiao. Kailan ulit? Panonoodin ko to, September 28. 28? Kamusta? Kamusta pa si Mrs. Buntis, di ba? Mrs.? Lumalam. Alam ko, malapit na nga, October eh. Pero katunayan yan, hindi naman talaga ako. Pero Manny, hindi. Kilala ka sa pagagaling sa boxing. Pero pag once na ni-interview ka sa ano, sa abroad, sa Las Vegas, ang galing mo sumagot, may absolutely ka eh. Gusto ko magsalita mga, ini-interview ka ko niya, ladies and gentlemen, Manny Pacquiao, ladies and gentlemen, we're here in the Chamas Arena. Are you going to fight Morales? What can you say about the world, your kababayan in the country, the Philippines? Manny? Maybe I want to thank all the supporters and absolutely my fellow countrymen, especially Madam President. Alright! Ikaw ba talaga eh, bakit mo Manny Pacquiao? Ikaw ba talaga, sino ka ba? Sino ka ba? Ikaw ba talaga si Manny Pacquiao? Katunayan yan, hindi naman talaga ako si Pacquiao eh. Sino ka? Ginagawa ko lang to kasi trabaho ko. So, ano ibig mo sabihin sa amin? Kasi okay ka naman, nagpapasaya ka naman, di ba? Napasaya ka naman sa mga tao. Pag pinapanood ka, yung mga malulungkot na tao, napapasaya mo. Yun ang importante. Bakit mo ginagawa to? Bakit, man? Para makatapos yung boyfriend ko. So, ni boyfriend ka, Manny Pacquiao? Pacquiao? Boxing niya rin kayo, di ba? Hindi naman nga ako si Pacquiao eh. Sino ka ba talaga? Sino ka talaga? Bali, ako si Pu. Pu? Nagmahal kasi ako. Gusto mo ba sabihin, ano gusto mo sabihin sa lalaki minahal mo? Kausapin mo siya sa camera. Lumapit ka sa camera. Alam mo? Namimiss na kita. Naalala ko yung ginagawa. Ang ginagawa. Hindi kasi pinagmamalaki ko siya kasi sobrang sweet sa akin. Ganun. Katunayan niya, sobrang sweet. Bago kami matulog, nilalagyan niya ako ng plastic bag sa ulo. Ganun. Pag hindi na ako makahinga, tatanggalin niya, sabi niya sa akin, I love you. Siya yung lalaking nagturo sa akin kung paano magtipid sa buhay. Katunayan, pagkakain kami, ang ulam niya, pork chop, ganun. Sa akin, ketchup.
Pero masaya ako sa kanya, proud na proud ako. Kasi never siyang nahingi ng pera sa akin. Kung sana lang kumukuha sa wallet ko. Pero ayun, nagkaiwalay na kami kasi itong mga kasama ko, sinisiraan, malikot daw ang kamay. Kasi siya lang naman na nakakapunta sa bahay eh. Tapos nawala yung ref ko. Siyempre hindi ko naman siya pinagbintangan na magnanakaw. Kasi mahal na mahal ko siya. Inisip ko na misplace ko lang. Mani, last part, yung parting words mo na, yung gusto mong sabihin sa kanila. Ito na pinaka gusto mong sabihin sa kanila. Kung nasaan ka man, diyan ka na lang. Mani Bukya! Thank you! Galing! Palapakan nyo! Galing! Alam nyo, binigay ko na sa kanya yung oras kasi tumatawa kayo, sumasaya kayo. Yung mga ganitong klaseng tao, pinapalakpakan. Palakpakan natin, Mani Pacquiao! Try ko. Ha? Na-try ko. Na-try mo patalo? Okay. Na-try na magpatalo? Subukan mo at hindi ka magpatalo. Kailangan ko eh. Mas kailangan ko. Lumalaki yung mga bata. Sige, usapin mo. Ikaw na makipag-usap. Sige. O, buntis ang sister ko. Malapit kabuanan na niya. Di ba, Vong? Yung kapitbahay namin, buntis din. Oh. Sa akin umaasa. Wala akong parents dito. Oh. Wala ka? Parents. Wala akong parents dito, nag-iisa ako dito. Nako, parehas naman tayo eh. Wala, nag-iisa lang ako. Eh, taga dito ka naman eh, so may family ka dito. Ako wala. Ay, hindi. Hindi ako taga rito. Ibang planeta. Okay! Eto, sigat na sigat mga kapamilya. Alam niyo ba, nung una lumabas to dito ng Pacquiao, napaka-stand SRO ang show niya sa Metro Bar. Ganun katindi, tama ba yan? Apo, salamat. Nagpapasalamat ako sa Wawawi. Wow, talaga. Ayan. Ano ka ngayon? Hindi ka Pacquiao. Ano ka ngayon? Aspu. Aspu na may nararamdaman pa rin. Ano nararamdaman mo? Ano nararamdaman mo? Tao ka pala, tao. Oo, na masaya pala. Ah, ito, maganda. Uh-huh. Alam niyo, hindi niyo na papansin. Si Puho, ni dinadala to eh. Puho, ito na sabi mo sa kanila. Ito na pagkakataon, Puho. Dapat nga maging masaya ako, alam mo yun. Kasi may kinuwento ko sa inyong ingin sa boyfriend ko. Magkabali ka na kami. Naging ano siya? Naging mas sweet. Naging nakakahiya eh. Ang dami niyang, alam mo yan, naging matulungin na siya lalo ngayon. Nagbaga na siya. Kasi yung kapitbahay namin may poso. Mag-iigib kami, dalawa kami. Nakatawa kasi matulungin na siya. Katunayan nga siya yung magbubomba. Alam mo yan. Pero ako yung magbubuhat ng mga ano. Pero okay lang naman yan kasi... Love you too, pare. Masaya kasi kung noon pork chop, ketchup yung kinakain ko. Ngayon masaya na kasi beefsteak na siya. Barbecue stick nga lang sa akin. Sabi niya maganda raw yan, may pagkain ka na may toothpick ka pa. Mahirap lang kasi puro sa lubsob ang nararamdaman ko. Pero parang nagdadalawang isip pa rin ako na tuluyan ko dahil kagaya nga nung sinasabi ng mga kasamahan ko, mga alam mo na yan, mga katrabaho ko na magnanakaw nga siya. Kasi yung una inisip ko na yung ref na misplaced lang, pero hindi eh.
nawala na yung TV. Nawala yung aircon, electric fan, component, ibang mga appliances. Sumadya ako one time sa kanila. Nakita ko lahat ng mga gamit ko. Sabi ko, ano ginagawa ng gamit ko rito? Sabi niya, hindi. Ipaparaffle ko to para sa mga mahihirap. Natuwa naman ako dun sa puntong yun kasi matulungin naman pala talaga siya. Ako nga lang yung nagsasakripisyo. Katunayan nga, pinaraffle niya talaga. Sa sobrang tuwa ko dahil gumagawa siya ng mabuting bagay, alam sa kapwa, sumama pa ako sa pagpaparaffle. Siya yung bumubunot. Nagulat nga lang ako dahil una niyang nabunot, pangalan niya. Pangalawa, pangalan pa rin niya. Pangatlo, pangalan pa rin niya. Alam mo, parang jackpot nga, eh, nakuha niya lahat. hindi ko naman makuhang umangal kasi valid, kasi may DTI representative. At yun yung nanay niya. Kaya sabi ko, nag-iwalay na tayo. Ulit. Hindi ko na kaya ang mga ginagawa mo sa akin. Sabi niya, okay lang kasi ready na raw siya. Kasi kahit iwalayan ko siya, may trabaho na siyang nakita. May nakita na siya. Isang salon. Kaya pala iba yung naramdaman ko. Baklala rin ang loko. Boom! Ladies and gentlemen! Ibang klase to!